Isa-isa nang nagsialisan ang mga Young Gilas basketball players. Yan ay nang sumali sila sa Foreign League, lalo na sa Korean Basketball League at Japan B-League. Unang-una na siyempre ay itong si Renz Abando na kung saan ay paalis na patungong South Korea. Maging kakampi naman ni Renz Abando, itong si Omari Spellman na dating naglaro sa Golden State Warriors. Kabilang na rin sa tutungo sa South Korea, sina SG Belangel, RG Abarrientos, Justin Gotang, Albano, Will Navarro, at bukod sa Korean Basketball League, pumirma na rin ng kontrata sa Taiwan League etong si Richie Rivero. Halos 80% sa mga bata ni Coach Tab Baldwin ay naglaro na sa ibang bansa. Sa paglalaro ng mga batang players natin sa ibang bansa ay siya namang pagkawala ng future talent natin sa PBA. Lalo na itong si Justin Baltazar na maging number 1 overall pick sana ng PBA. Habang ang PBA prospects naman sana na si Renz Abando na pumirma na rin sa KBL ay nag-average nga noon sa Letran Knights ng 15 points, 6 rebounds per game. Makaharap nga ni Abando sa EASL ang kababayan niya sa PBA dahil nakakuha nga ng slot ang kanyang team ngayon para sa EASL na kung saan ay kabilang nga sa tournament na ito ang team na rin ni Tony Parker. Samantala, matapos ang hindi magandang naipakita ng ating Gilas team ngayong taon sa pamumuno ni Chat Reyes ay bagsak nga ang rankings ng ating Gilas team na dati ay nasa 32 nga ito. Ngayon ay bagsak nga ito sa rank 40. Kung sakaling magtuloy-tuloy ang ganitong kalbaryo ng ating Gilas Pilipinas ay paniguradong liliit na ang tingin sa atin ng ibang bansa pagdating sa Philippine basketball. Samantala, nagbabalik NBL na nga ang ating kababayan na si Kai Soto matapos nga ito maging undrafted sa NBA. Sa kanyang Instagram post ay kinumpirma nga mismo ni Kai Soto ang kanyang pagbabalik sa Australia sa koponan ng Adelaide 36ers. Inaasahang maging first option center etong si Kai Soto matapos na umalis etong si Isaac Humphries habang wala pang kasiguraduhang makakabalik naman etong si Cameron Bairstow. Dahil nakita nga noon ng medical staff ng 36ers ang problema nito sa puso. Wala naman sa final roster etong si Dusty Hanas na talagang kinaiinisan ng mga Pinoy fans. Siyempre nandyan pa rin itong kanilang power forward na si Daniel Johnson na posibleng maging kapalitan pansamantala ni Kai Soto ngayon. At siyempre, nandyan pa rin ang kanilang team captain na si Mitch Macaron at itong isa pang buwakaw na si Sunday Dech. Habang may bago namang kakampi si Kai Soto na isang matinik na point guard na si Antonius Cleveland na dating naglaro sa Illawarra Hawks. Sa ngayon, si Kai Soto pa lamang ang nag-iisang sentro ng Adelaide 36ers. Naging matunog naman sa pagpasok ng Adelaide 36ers bilang kapalitan ni Kai Soto etong si Aaron Baines na naglaro na ng ilang season sa NBA. Huling naglaro si Baines sa NBA last season sa koponan ng Toronto Raptors. Excited na rin si Coach CJ Broughton sa pagbabalik ni Kai Soto at sa kondisyon na ginagawa ngayon ni Kai Soto, lalo na ang kanyang lateral movement na siyang tinuturong dahilan ng mga iilang NBA teams kung bakit hindi ito na-draft sa NBA. Sa pagbabalik ni Kai Soto sa NBL Australia, patunay lamang ito na may gusto itong patunayan matapos nga itong bigong makapasok sa NBA. So yun lang mga kalaro, anong masasabi ninyo sa video natin ngayon? Huwag galing mag-like, comment at subscribe.